What's up mga patids, Pastor JP and welcome back to our program ang Heart to Heart of Plus. This is my Heart to Heart of Plus. Ito na ang tanong po sa Diyos, book by book, chapter by chapter, and verse by verse. And for this episode naman sa podcast, this is my John chapter 12, verse 42. Ayan. John chapter 12, verse 42. So kung may Bible sa madira and ready na ka mo, pagkabasa ko din sa my New King James Version. Ang basa po sa Diyos, nevertheless, even among the rulers, many believed in him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. And that's it. Let's pray na eh. Father God in heaven, ga pasalamat kami sa mga time sa privilege again nga maka worship kami siyo padayon pag ispagsa sa mga word. So this time, we ask it siyong bulig, knowing nga kami Lord mga walawala, it's mga tabangan. Please help us Lord nga maintindihan yung mga word. Please be our teacher this time. Help us nga ma-apply gini Lord sa mga samantag sa kabuhi pag Lord si mga grace. So ginapasalamatan ka Lord namon sa imugid nga kaya sa mga kabuhi. These are praying in Jesus' name. Amen. So yan mga pati, John chapter 12 verse 42. Now first things first, as always, gina-recommend gina taon sa ating mga listeners or sa first time listeners, which by the way is welcome with sa mga time kung araman sa YouTube, sa Facebook, sa may Messenger or gajuin ka man sa mga sa radyo or kung din man nga platform sa social media, welcome with sa mga time. No. However, as always, gina-recommend nato sa mga first timers naton, no, nga gapamati sa itong nga podcast or maka-join sa Heart to Heart of Plus, nga kung pwede, balikan na itong mga previous nga episodes kung pwede alingit sa start gid, no, sa Book of John nga series. For the reason nga makita naton ang arablang progression sa storya, no, di sa may Book of John. At the same time, ang progression man sa mga lessons, no, ang little by little nga pag hatag sang lessons upod sa story, no, para pag-abot tayo sa may John chapter 12 verse 42, less kita sa questions, less kita sa confusions, kaya na kita natin ang flow sa story, ha? Ang flow sa mga lesson. At the same time, more kita sa gyapon sa learning, man. And so muna natin ngayon gusto again, no? So kung interested na makita itong mga previous ng mga episodes, pwede ma-check ang Facebook and YouTube, no? I-type lang ang Calvary Baptist Church McLean, no? And aranda ang mga previous natin ng mga episodes dito sa may Book of John itong series. Kung gusto mas dasig, pwede mo dito sa may YouTube, no? Dito, pwede mo siya sa may videos, no? And dito mostly be Book of John series pa na-upload natin. So dito mas hapos natin siya malakit. So this time, sa mga regular listeners to, yeah, welcome good as always, no? Dito sa may Heart to Heart of Plus podcast natin dito sa may Book of John series, no? And gamay lang review. Na-cover natin last time, no? Interesting mga truths dito sa may John chapter 12, no? Ang last part or ang third part sa ang chapter, ang verse 37, no? And as tanis sa may verse 15, na-cover natin ang verse 37, 38, verse 39, no? And subong ya, tanawin natin ang next na mga tabo, no? Ang muna siya actually mga patid ang refusal to confess Jesus or confess ang ilang faith sa kay Lord Jesus Christ, no? So last time, may mga ginhambal di ang pulong sa Diyos nga ang mga Jew sa piyak sang ginurban ni Lord Jesus Christ, no? Gin-reject na si Lord Jesus Christ. They did not believe. And second, they could not believe. Hindi sila makabelieve, no? However, ang muning medyo good news, no? Ang muning apart sa bong, no? Kaya sa piyak sa amo itong prophecy, no? Sa Diyos, ang mga Jew, ang mga Israelites, mag-reject kay Lord Jesus Christ. Hindi sila makabelieve. Pero, hindi tanan, no? Ang muning amazing. Kay maiba niya, no? Sa grace ni Lord. Nga, nagpaubos gid, nag-humble gid sila self kay God. And then sila man, nag-believe gid kay Lord Jesus Christ. Now, however, sa ita pag-believe, may daw may gamay nga problema or may problema din, no? Kay bisan nag-believe sila, pero daw pasikrito bla ang ilang pag-believe kay Lord Jesus Christ. And why nila gina-declare ilang faith kay Lord Jesus Christ publicly? Now, alam mo na tanong kung sino isla ang mga person. Sama sa verse 42, dira, very clear mga patid. Hamba sa pungsan Diyos, nevertheless, sa John chapter 12, verse 42, nevertheless,
even among the rulers, many believe in him. Now, ang mga rulers, mga kapatid, ang most ng mga religious leaders, no, that time, ang time is may John chapter 12, no, and ang mga religious leaders nila, ang most ng mga Pharisees, mga scribes, mga Sadducees, and ang Sanhedrin, no, ang most ng mga religious leaders nila that time, no. Among isa kung may mga persons nga gina-look up nila when it comes to religious things, amunis lang ang mga groups, no? Pharisees, scribes, Sadducees, and Sanhedrin. Now, ginhambal din mga patid nga amunin nga mga tao, no? Ang mga religious leaders, iban sa ila, nag-believe kay Lord Jesus Christ. Sa piyak nga, damo-damo sa mga tao, at the same time, ang iban man nga mga religious leaders, nag-reject kay Lord Jesus Christ, no? Amazing ang grace ni Lord sa ila, nga sila mismo, even religious leaders nila, and usually, bang religious leaders, ang pag-present sila sa Bible is ang mga proud nga tao, nga ga-reject kay Lord Jesus Christ. Pero amazing mga patid, kay bisan may mga religious leaders, may araman sa iban man yung religious leaders, bulen of pronounce, religious leaders nga, nag-believe sila kay Lord Jesus Christ. No? Huwag sila yung nagsabay-sabay lang sa ilang grupo. No? Kundi sila yung gusto nila mag-believe kay Lord Jesus Christ, nag-believe sila. Huwag sila nagpadala-dala lang sa ilang mga grupo nga ka-reject kay Lord Jesus Christ. Now, So, mga religious leaders, no? Kung gusto mag ano sa example or basta gano ta basi lain lang pa itindita, actually mga kapatid, very clear gini nga mga religious leaders gid, no, ang nakabelieve diri, no, gin mention na sa verse 42. And actually kung ginhambal sa pungsan Dios nga ang mga Jew hindi sila makabelieve kag wise lang nagbelieve, pero sa piyak man nga parts ng Bible ginhambal man nga kung yes, ang prophecy is may blindness, no? Hindi nila makita ang truth sa Diyos. Hindi nila mambal silang hearts. Hindi nila mano silang hearts. However, sa may Romans chapter 11, mga patid, ang maning amazing again, pakita man ni God pagi kay Apostle Paul, no? Ang basang pong sa Diyos sa Romans chapter 11, verse 25, alia? For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel. Hindi siya blindness in whole, di ba? So meaning, yes, tuod ang hinabang sa prophecy nga ang Israelites, ang mga Jew, no, mag-reject, hindi sila mag-believe, hindi sila makabelieve kay Jesus Christ. However, ang ining blindness, ang ining pag-reject kay Jesus Christ, ma-happened lang sa part of the Jews. So meaning may iban man niya ang mga Jew na sa gihapon, sa grace ni Lord, makatuog sa gihapon kay Lord Jesus Christ, makaabutang sila sa ilang faith kay Lord Jesus Christ. And that's why amo ni mga patid, ang mga religious leaders, ang iban nga mga religious leaders, amo silang upod sa mga people nga nag-believe kay Lord Jesus Christ, no, nga ang blindness in part, no, wise lang dala sa ining blindness, no, kay sila sa grace ni Lord, sa ilang pag-humble sa ilang self kay Lord, nakita gid nila ang truth, nakita gid nila kung sa ninyo Lord Jesus Christ, and gin gintuuhan gid nila mapatid. That's why sa may amang mention sa may John chapter 12 verse 42 ginambagid, and matanaw sa mga gamay examples, ano, sa mga religious leaders nga nag gin record sa Bible nga nagtuoy kay Lord Jesus Christ. And una gid sa may Mark chapter 15, no, in case lang interested ka, Mark chapter 15 verse 43, ang basa mo sa Diyos, Joseph of Arimathea, no, a prominent council member, or amo siyang sa Sanhedrin sila yung mga patid, no, medyo higher level sila sa, no, Sanhedrin, pero si Joseph of Arimathea, who was himself waiting for the kingdom of God, coming and taking courage, went in to Pilate and asked for the body of the Lord Jesus Christ. And ang gusto sang another nga proof pagid, no, ginhamba pa actually sa pungsan Dios nga sa may John chapter 19 verse 38, si Joseph of Arimathea
nga yes, Sanhedrin siya, is a secret disciple of Jesus, no? Secret disciple, disciples ng Jesus, pero pasikrito lang, no? So, klaro-klaro din sa si Joseph of Arimathea, ang isa ka member sa Sanhedrin, no? Council nila sa ano, sa mga religious leaders, no? Gatuo sa kanilang Jesus Christ. Second, no, si Nicodemus and si Iban, very familiar, this is my John chapter 3, verse 1 to my verse 2. Among the apostles of Jesus, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. No? And Pharisee mentioned. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher from God. No? For no one can do these signs that you do unless God is with him. And kung pasahan mo ng istorya, sadya da ilang conversation Lord Jesus Christ, ano? Kaya yes, bisan ruler siya or religious leader siya. Pero damo sa question niya, gusto niya ipapamangkot kay Lord Jesus Christ. Gusto niya ipaklaro kay Lord Jesus Christ. No? And so, later on, makita pa rin na siya, no? Nga si Nicodemus, sige-sige niya nga pamangkot kay Lord Jesus Christ every night na siya gani. Again, ano yun, sa may John chapter 7 verse 50, sa may John chapter 19 verse 39, no? Makita rin nga si Nicodemus, nga isa ka Pharisee, nga believe gin kay Lord Jesus Christ, ano? Isa siya ka follower ni Lord Jesus Christ. And so mga gamang example nga yes, may mga religious leaders gid nga nagbelieve kay Lord Jesus Christ. And siguro may ara pa isang iban pa nga mga tawo, iban pa nga religious leaders nga why na sulat, pero siguro damo man sa ila sa gyapon ang nagtuoy kay Lord Jesus Christ. Now, madiritso kita sa the point kid sa sininga section, no, sininga mga verses or sininga verse nga sa piyaksang ilang belief kay Lord Jesus Christ. However, why nila gina-declare, no, why nila gina ang term that is why nila gina-confess ang ilang faith kay Lord Jesus Christ publicly, no, nga aamuni ang ilang pag-treat sa ilang faith kay Lord Jesus Christ nga ginatagatago nila, nga ginapasikret-sikret nila. Ano ang rason? Una gid, mga kapatid, is the fear of man. No? So may verse 42, sige, parang padayon niya nga phrase or phrases, sambal nila. But because of the Pharisees, they did not confess him. Why lagin declare ang ilang faith kay Lord Jesus Christ publicly? Kaya, arin mo na sa, lest they should be put out of the synagogue. No? So, amun sige, hapon ang rason, no? Just like any other Jew, amun ganyang rason nila. Kung nga, why lagi na-declare publicly ilang faith sa kay Lord Jesus Christ. Because unang istanan, hadlok sila sa ila kapwa ng mga Jew, no? Especially sa mga religious leaders. Kaya amun na mga patid, no? Before tayo magkakita na, in fact, amun na sige, hapon si Joseph of Arimathea and si Nicodemus, amun na sige, hapon, no? Yes, nag-believe sila. Pero matuloy ang batay na, patago ang ilang pag-follow kay Lord Jesus Christ, no? Pasikrito-sikrito lang. Si Nicodemus, gani, kung gabil lang siya kakita kay Lord Jesus Christ, no? Kung gabil lang, wala mo siya tao, para hindi siya madakpan, no? Nga siya mismo, isa man ka pasikrit-sikrit nga disciple ni Lord Jesus Christ. Ang one time lang gid nga, hindi na siya gabil kakita kay Lord Jesus Christ, ang patay na si Lord Jesus Christ, no? Sa may John chapter 19 verse 40, no? Itong napatay na si Jesus Christ, hapon siya na ganito, no? Pero anyways, amo na, no, ang ilang pag-follow, paging disciple Lord Jesus Christ, patago lang, no, kay kulbaan sila sa mga tao. Fear of man, mga patid, no. And in case lang na malipatan naton or white sang idea sang ngatawag nga put out of the synagogue, no, ang pag-uon sa synagogue. Ang amoy sa mga patid nga gesture or amoy nila nga punishment is ang ngatawag lang nga excommunicate, no. Arang hindi lang siya actually nga ipag-uong ka lang sa isa ka building o isa ka lugar, isa ka hall, hindi lang siya actually ang muna, no? Upon sa pagwa mo da is upon na ang masaparate ka sa amun na grupo, sa amun na gathering, and upon na is masaparate kasi yung family, masaparate kasi yung trabaho, hindi ka na pwede trabaho, masaparate ang bisan sino nga tao sa imo. And even imo family, hindi sila pwede ka palapit sa imo, hindi sila pwede ka anything sa imo. Maging do outcast ka bala, no? Kuhaon ni mong trabaho, kuhaon ni mong
title, kung ano mga privilege sa family, sa friends. Why? Hindi ka katrabaho, no? Saan maubras ang bago mga business? Why? Kaya kung may magtawo nga magpalapit si mo, sila man, kabigol, mas liyon nga outcast or gin-excommunicate man. In fact, sa may other verses, no? Sa may John chapter 9, verse 22, gindeklare nila ni nga do rule nila do law. Gindeklare sa mga Jew, no? Nag-agree sila nga kung sino ang mag-confess nga si Jesus is the Christ or ang Messiah or ang Savior sang Diyos, they will be put out sa synagogue. So, gindeklare siya publicly gid nga among gani, bagong rule. Nga kung may mag-declare nga si Jesus Christ ang Messiah, ang gabatihan nila, or siyang Savior, nga alin sa Diyos, so agad, ipagkoong sa synagogue, i-excommunicate sila. And the rest of the punishment, the rest of the consequences, ara sila kapuhi. So, from that time on, kulbaan ang mga Jew. And upod ni ang duha ka religious leader, si Nicodemus, si Joseph of Arimathea. So, amun na yung ilang situation, that's why nga sila patago lang sa pag-follow kay Lord Jesus Christ. Namitan nga nag-believe sa Lord Jesus Christ, however, nadala sila sa fear of man, no? Nga hindi nila ma-share publicly ang ilang faith kay Lord Jesus Christ. Now, ang very interesting mga patid nga point diri is that, yes, sila sa una, amun na yung ilang nga behavior sa ibang mga followers ng Jesus Christ nga nga hindi pag-share ang ilang faith, nga ipatago ang ilang faith, no? Nga do under the radar lang sila, do low-key lang sila. Nga do kung tanawin mo do hindi mas sila follower ng Jesus Christ, patutuodli followers ng Jesus Christ. Ang amazing nga ano dila mga patid is even until now, di ba? Ma-observe ta gyapon nga sa gyapon ang mga Christians, ang ibang mga followers ng Jesus Christ subong, no? Amo gyapon, no? Yes, nag-believe sa Lord Jesus Christ. Yes, ginbutang nila na faith kay Lord Jesus Christ. Yes, kapati sila nga sa Lord Jesus Christ among anak sa Diyos, kay padala sa Diyos sa kalibutan para mag-save sa tao. However, ginasikrito-sikrito nila, di ba? Why na nag-share sila friends? Why na nag-share sa ilang mga upos trabaho? Why sila nag-share na sa even sa ilang mga tupad balay, di ba? Kung mag-storyahan na, doon di mo gawa masyado mabatian ang munang part, no? Sa ilang kabuhi, nga sila gali ang tuo kay Lord Jesus Christ, na-experience nila ang kaluwasan, no? Ang gospel ng Lord Jesus Christ. Di, just like before, ang mag-iapon nga tapos pa, di ba? And mostly, same giapon ang rason, fear of man, no? Hadlo kami, basi kung anong ihambal sa amon, anong obrahon sa amon, no? Ibandaan gina kung i-share nila ila faith publicly, no? Sa eskwelahan man, sa trabaho man, sa community man, usually ang iban nga response sa tao is ihambalan sila kung ano-ano, hindi mayong response pala, no? Ang iban gani gina-separate sa mga grupo, no? Ang iban gina-hukas trabaho, ang iban gina-separate sa family, no? Kay nagtuos liya kay Lord Jesus Christ. Ti amos gyapon ni ang fears ng tao subong. That's why ang iban do hindi gyapon ka-share sa gospel ng Jesus Christ. Pero ang amazing na mga patid ba, no? Nga sa grace ng God, no? Sa kay Apostle Paul. Si Apostle Paul hambal niya sa may Romans 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel of Christ, no? Hindi siya ako nahuya sa gospel ng Jesus Christ, no? That's why nga declare ginibasan din siya makadito. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. And so, amun niya kay Apostle Paul. And even sa last part sang Matthew, no? Ang time nga nag-resurrect sa Jesus Christ, no? Alin sa kamatayon. And maginhambas siya ang mga disciples, no? And sa mga tao nga nakakita siya, no? Amazing actually ako man, no? And amun siya ang ginhambal nga Great Commission, blako, no? And ang ginhambal is very clear and simple. Go ye, no? Go ye therefore and teach all nations, no? I-teach gid, no? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that whatsoever I have commanded you, no?
Kung anong gintudlo ni Jesus Christ, anong ginhambal ni Jesus Christ, amo man ang ilay tudlo ko no? Sa iban nga mga, sa tanan nga mga nation, no? Sa tanan nga nation sa kalibutan, itudlo, hindi pagitago, di ba? Itudlo gid ang gospel ni Jesus Christ. And hambal ni Jesus Christ, kung bahay na, hindi igid kapag pabayaan, He will be with you. Kung bahay mo, ano? And ang inang promise, very specific, no? Sa person lang nga naga-share sa gospel ng Jesus Christ, katudlo sa poong sa Diyos, God will be with you. The Lord Jesus Christ will be with you sa imo nga pag-share sa imo nga gospel. Asa yung gospel ng Jesus Christ sa tao, no? So, actually, kung kulbaan ta, actually, it is nga-doubt kita, no? Sa promise ng Diyos nga siya mag-upod sa imo, no? Siya mag-upod sa imo. That's why actually kung ano white sang kadlukan gid no nga mag-share sang gospel ni Jesus Christ no. Si Lord Jesus Christ mismo nga upod sa aton as we do that no. Sa mga nga share sang gospel ni Jesus Christ no. Praise God gid no. Kung ikaw sa Christian nga ga-share sang gospel ni Jesus Christ sa imo nga work no. Kung katrabaho ka, kung eskwela ka sa imo school sa mga classmates mo no. Praise God gid and actually sa aton di sa Philippines no medyo hapo sa aton ko mag-share diba kaya hindi pa mo ginaka grabe gid ka ang tao ba response nga do hindi pa sa mo ginaka harsh ba no nga sa iban bi ginautdan ulo gina grabe lang pagpunish sila gina persecute sila pero sa aton medyo relax pa kanin no and sa grace ni God, may mga tao sa Gapon nga pamati gid no sa gospel ni Jesus Christ no. And even sa aton we are very blessed gid nga sa aton community do medyo tanggap pag Gapon no. Mostly ang pulo sa Dios. And mga barangay no, mga schools tanggap gid ang pulo sa Dios mostly di ba? So sa aton I hope nga habang may privilege pa ta, may chance pa tang amo ni. I hope nga maging reminder ni sa aton nga mga Christians no nga if nag-stop na kita sa pag-share sang gospel do na tamarata do na kulbaan ta sa response sa tao I hope may encouragement sa aton mga patid nga hindi tagid pag i-secret lang ang gospel nga nabatian ta no ang kalawasan nga nabatian ta kundi i-share tagid nga si Lord Jesus Christ before nagkadto sa kalibutan no and napatay siya inlubong siya pero nabuhay siya what para maghatag sa sang forgiveness ng sins no para ang tao kung mag-believe siya dala no hindi siya mag-suffer sa impyerno kundi mapalangit sa iyo sa Diyos no kung tuuhan niya na no sa patawad siya ng sala so sa mga simple ways no I hope mag-grab tayo ng opportunity na makashare good sa gospel ng Jesus Christ no sa mga go-work pwede mo gini ma-share sa mga workmate mo kung I mean kung din ka bala most of the time ga-stay no kung din ka mas ara dala no da ka share sa gospel kung or kung din mo hilig no palampang ka basket and kung din kaya ano yung hilig nga ginobra no o pwede ka share sa gospel share sa gospel no kaysa bang pwede gin makashare sa gospel kung bisan sa hilig mo lang eh sa computer no sa social media pwede ka share sa gospel sa kapwa mo mga biker no sa kapwa mo mga gamer no pwede ka share sa gospel and bisan ano yung mga hilig ya pwede ka sumakashare sa gospel sa mga upod mo nga mo man ang hilig no and so I hope nga sa gihapon i-grab tayo ng opportunity and tandaan tagid nyo nga kung gusto mo ang inaka person nga lapit bisa imo nga ma-experience ang blessings ng Diyos no? And hindi may experience ang huwag itapos ang punishment someday sa impyerno then share yun ang gospel kaya mo na ang power ni God sa salvation to anyone nga magabelieve why na sa iban pa mapatid ang gospel ng Jesus Christ. Okay mo na sa mga inspirational ng mga talk. Okay mo na sa mga inspirational ng mga advice. Pero wala sa iban pa nga makaluwas sa tao kung i-gospel lang ni Lord Jesus Christ. So, kung may na target ka, may ginapamuyuan ka, nga siran, no? Palahin pangamuyo, ah. And as soon as possible, share sa gospel, no? Kay base pa lang maulihi kita, no? Sa paghatag sang good news ni Lord sila and nugun, base mga butang time nga kuha ko siya, eh Lord, no? And kita masubuan din, no? Nga white na nakashare sila sa gospel.
So, I hope mga patid, again, maging encouragement sa aton, no? For those man yang naka-ngaway pa, no? Naka-tuo kay Lord Jesus Christ, then I hope nga ikaw man, as soon as possible, tuuhan mo si Lord Jesus Christ bilang imo nga Lord and Savior, no? Tuuhan mo nga siya, napatay, nalabong, and nabuhay liwat. And tuuhan mo nga, ginbuhay sa atong Diyos, no? And i-declare mo sa imo mouth, i-confess mo nga si Jesus Christ is Lord, just like sa may Romans chapter 9, verse 10, inambal, and nambal sa puso ng Diyos, you will be saved. So, I hope nga ubrahon mo na sa as soon as possible, no? Ubrahon mo siya habang hindi pa ulihin ang tanan para sa imo. Yeah. So, amon na yung mga kapatid sa buong time. Isog po natin ni sa next mga episode and mag-pray kita dahil. Father God in heaven, ga pasalamat kami sa buong time sa privilege again na maka-worship siyo pag sa pagsalit sa mga word. So, right now, we ask yung bulig nga for this week, Ginoo, ang inilang nga encouragement sa mga word ni nga pag-remind si mga words sa amon, kami Ginoo maging intentional gitsa pag-share si mga gospel, please. Sa any way nga, or any nga pamaagi sa buong nga pwede na maubra nga ma-share mga gospel. So please help us nga i-grab ng opportunity for those who are gonna pray hand Lord namon nga masiran, help us Lord nga as soon as possible masiran gil Lord namon sila. And nga sila Lord kung pwede maging open sa Lord si mga truth and sila man as soon as possible maga believe gid magatuo kay Lord Jesus Christ the Lord and Savior. So gina-commit Lord namon itan simo puro sa mga family Lord namon, sa mga loved ones nga hindi pa safe, kaway pa as soon as possible Lord, kami man maka reach out sa ila and maka-share man sang imo gospel para someday sa imo kingdom makakita na kami tanan maka-spend kami sa eternity together with you Lord and malikaw kami sa punishment sa impyerno. So Lord, salamat gid again sa ni Lord nga kalawasan nga libre ngayon natin mo Lord sa amon tungkol kay Lord Jesus Christ kin sacrifice niya self dito sa cross of Calvary 2,000 years ago. So thank you gid sa imo Lord nga pagpalangga sa amon ginadayaw kay namon sa amon tag sa kaboy. In Jesus name, amen. So mga patid, thank you for joining us in this episode sa aton nga podcast. See you next time naman sa next episode sa Heart to Heart Talk Plus. God bless you all and have a great rest of the week in the Lord.